Scientific reproof, pag ang barko ay abandoned ship, lulubog. Lulubog ang barko. Ang unang iitiyan ng kapitan, ipapaitiyan niya sa kanyang tripulante ay ang bago. Unang iitiyan sa dagat. Pagbaksak ng baboy, aahon yan. Pag-aahon yan, kung saan lumingon yan at lumangoy, yun ang pinakamalapit na lupa. Nilagay ng ala sa kanya ang kompas na yun. Kaya maglulundagan na yung mga pasahero, tripulante. Doon na ang direksyon nila kasi yun ang pinakamalapit na lupa. Ngayon, hindi na kailangan ngayon yun. Kaya kumunti ng baboy ngayon. Mayroon na, may jeep. Hindi na sila, ayun na marapit sa lupa. Noon talaga noon, nung nasa kitaan ng dagat, may dalakang baboy, itya mo lang. Pag itya mo, kung saan lilingon yun at lumangoy, yun na yun. Mamamatay din yung baboy, pero ang mahalaga, alam mo, dun ang pinakamalapit. Doon ka ngayon lalangoy. Doon ang punta mo ngayon. Doon lang, kasi alam niya, alawak parang pala pag lumika talaga. Nung mabasa ko ito, tumutulo ang luha ko eh. Nung mabasa ko itong encyclopedia ito, tungkol sa baboy, tumutulo ang luha ko. Yan ang bila. Saan mo nilagay doon sa baboy yung kompas na yun at kukunin ko at lulunukin ko kasi masama ang baboy? Kasi bakit? Takot ako sa tubig eh. Oo nga, takot ako sumakay ng barko eh. Kaya lulunok, kahit bawal ang baboy, lulunokin ko yun. Para pag kanunok kong ganyan, may kompas na ako. Pero hindi, bakit kaya nilagay ng ala doon? Masyallah. Hindi ka ba magiging grateful sa ala? Allah, you will become more grateful kung alam niyo ang mga naaalalaman ko. Kaya lagi kong grateful sa takilang tagapaglikha. Paano nalaman ng baboy doon na may lupa na malapit? Paano niyo nalaman? Iniisip-isip ko eh. Hanggang ngayon, nag-iisip ako eh. O hindi ba? Pero hindi na ako nag-isip nung mabasa ko yung mga bees. Ang lalayo, di ba? Nagkakaroon ng communication. Doon kinuha yung transmitter. Sa kanila kinuha yung transmitter eh. Sa bees. Di ba nakapag-uusap? Sabi ko, grabe. Sa kanila simula yung cellphone eh. Hindi na, sa kanila kinuha yung origin ng ano, wave. Sa bee. Layo, ilang kilometro nakakausap yung asawa niya. Allah, wag ka pangin. We need to be grateful always, Allah. So, parang sa kabila ng buhay natin dito, normal, masaya tayo dito, kumakain, nagtatawanan, pero lagi kayong dapat grateful. Allah, wag ka. Laging papasalamat kayo lagi sa Allah. Kaya ako, kahit ang mga sa buhay ko, I will be always grateful to Him. Hindi kayo naman ako magumusong sa Allah. Dahil sa kanyang mga diligaw ito na kamangha-mangha. Magkakaroon ko man. Dagdag na kaalaman. No? Bakit ipinagbawal ng Diyos ang baboy? Reason, naghahanap na naman ng reason ng mga Kristiyano. Ay, hindi natin kailangan ng reason sa pagtatutos ng Diyos eh. Pag sinabi ng Diyos na bawal, ay di bawal. Hindi natin magtatanong pala, bakit mo pinagbawal? Eh, Kristiyano naghahanap eh. O, eto, Kristiyano ang gumawa. Kinuha ko ito sa Philippine General Hospital. O, bibigyan ko kayo. Ano nakalagay dito? Lahat ng parte ng katawan ng baboy, pati yung laman loob niya, balon-balunan, atay, abdo, ha? Ay may mga bakterya, mga uod. At yung mga uod na yon ang nagiging sanhi ng TB, typhoid, diarrhea, paragonimus, pagdugo ng iyong baga, at iba-ibang lahat ng uri ng sakit. Lahat ng sakit makukuha mo sa baboy. Ayan. Yun, sinasabi dito yung parte ng katawan mo, diba? Parte ng baboy ito. Lancaster, na-discover pa ni Lancaster. Pangalan ng parasite, Pacillopsis busky. Bibigyan ko ito. 1902 pa, na pinagtibay. Itong parasite na ito, itong bacteria ito ay matatagpuan sa pig, small, intestine. Oh, sarap pa naman ang chicha. So may bacteria ito, ang tawag itong ay Pacillopsis busky. Anong sakit ang abutin mo? Persistent diarrhea. Ayan. Pagtatae. Ayan. Tapos ito, brown worm. Ito ay 9 to 10 long, also known as traveling worm. Ito ay matatagpuan saan? Sa lahat ng parte ng baboy. Anong sakit na daladala niya? Hika at pneumonia. Sa PTS ko kinuha ito, ha? O.
bookworm, no? Sendo matatagpuan. Pigs eat human excreta containing egg of this one. This develop into young worm in the pig. Oh, so yung sabihin, nandun din sa paki ng katawan ng baboy, no? Pag may mga sugat ka, pag ito nadikit ka lamang sa baboy, ayan, papasok sa sugat mo, magiging sanhi ng iyong anemia, TB, pagtataki at typhoid. Ito ba? Ito naman, paraconimus, this parasite live in the lungs of the pig. Naku, sarap pa naman ng buong pig. Discover pa ito ni Dr. Basso noong 1880. Ang sakit na makukuha mo, bleeding of the lungs. Malala daw ito sa China kasi talagang malala ang pagkain ng baboy doon. China, Japan, Formosa, and countries where consumption of pork is predominant, matindi ang pagkain. So, malala talaga ang mga sakit na ganoon. Ito naman, Clonorsis senensis. 1875 pa ito, 1907. Ano ito? Clonorsis senensis is a suckling worm. A kind of parasite which inhabits the bypasses of the pig. Liver at ay! Kung sarap pa naman, pagkasabi ng lola ko nung ako'y maliit pa, pag ikaw may sakit, anak, yung apo ko, baka, ano, ihaw nyo ng atay, tayo ng baboy. Pala, oh. Oh, ang kaabuti mong sakit, oh, sakit sa atay. Chlorosis, a peculiar liver disease. O, ito naman. Gigontreumus gigas. This parasite was discovered by Dr. Quetz in 1782. No? Sa daw, matatakwan sa pig intestine. Kung sarap talaga ng isaw. Anemia and disorder. Ito naman. Lungs, oh. Sa baga. See? Diba't magkaaloy sa bobis? So, bronchitis. Alam mo yung bronchitis? Grabe, sa akin na makuha ang sakit doon. Bronchitis, abscess of the lung. Ito pa, ang dami. Oh, oh, tuberculosis. So, ano, lahat ng pake ng baboy ay makukuha na ng sakit. Ang dami niyan. Kinuha ko sa Philippine General Hospital. Sino may gawa nito? Muslim? Eh kung Muslim saan, eh gawa ko alam ng Muslim. Eh Kristiyano na yan eh. Oh, meron ba tayong sakat? Mga scientist na. Hindi ka mo baka tutok, ano? Ang mahirap sa atin kasi hihintay pa natin sabi sa akin ng doktor. Baboy. Ano ka na, kagano ka na. Salamat to, kauna sa akin yung kakain. Hihintay ko pag gano'n, may nakasaksak na dito sa alam na. Eh, di na wala na sakit, abutin mo na, oh. Nung nabasak ito, sabi ko, ito tumulang tao pala, yung ginagawa nila pala, eh. Anong tawag sa pagkain mo ng baboy? Unti-unti ka nag-suicide. Suicidal na yan, yun! Oo. Oh. See? Kaya maraming Kristiyano, pag hinahamon ko yung mga Kristiyano kung mga kasigitan ko, nakakailan ka sa bisis mo. Isa lang. Ay, ako, nakakalima sa maghapon eh. Hindi ako kailan. Kasi di ako nakain ng baboy. Walang parte sa katawan ko ang may mga bakterya na na-destroy. Hindi hataw. Kaya sabi ng misis ko, napakaswabi mo, mister. Wow, man! Kasi ganito mga kapatid ko. Parami na lang. Kunti lang ako. Tira pagturo. Baan na lang. Hindi na naman natin kailangan niya ng mga pamilya yan. Sapat na sa atin ang kautusan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, baka pa lang bago. Bawal! O na kumain na. Diba naman? Ay, naku. Ngayon, nasa inyo na yun. Kusin nyo pa rin. Sige. Okay. Punta na tayo ngayon sa tinatawag na loopholes. 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 Yung aral ng Kristiyano. Pwede nang kainin yan. Yan. Pwede na. O, alam namin. May mga ganong Kristiyano. Kasi kumakalat na ngayon yung pag-ubulgar ng mga Muslim ano, na nasa Biblia pala. So, ito na ngayon yung counter-attack nila. Ito na nakakabal. Counter-attack nila eh. May isang pastor. Dalawang pastor yung harap ko eh. Pwede nang kainin yan, sabi nung dalawang pastor. Saan? Nakasulat sa Biblia. Sabi ko, saan? Di, binuklat ng talata. Binuklat na. Mga gawa. Jeez, bas, meron nga yata. Pwede nang yata kainin na. Basahin natin. Tinan nyo ha, basahin natin. Tinan nyo mga pandarayang ginagawa ng mga pastor at ng mga pari na sasabi pwede nang kainin ng baboy. Ito yun, talasa sa mga gawa. Jeez, ito yun. Yun nangyari kay Pedro. Nabang siya ay nasa Joppe nakatulog. Ito sa talatang Kabanata Jeez, talatang Mebe. Basahin natin.